guys, welcome back sa YB Turbo. And nandito kami sa Ortigas Techno Point sa rooftop parking. Merong group yung FD Black. So may meet sila dito. So nung nakuha niya yung FD, ano yung pinakaunang mod na ginawa niya? Dati kasi iba pa yung body kit niya. So yung concept niya before was Mugen RR. And then after a year, so pinalitan ko agad yung body kit niya. Kasi nagsawa na ako sa lumang concept eh. So yun yung pinakaunang mod. Pinakaunang mod is yung paint talaga. Talaglagan siya ng hagdan. Okay. So may nayupi ba or wala namang nayupi? Gas-gas lahat ng ibabaw tsaka yung sa trunk. So sabi ko, kaysa ipahilamos ko, kung pina-change color ko na, sinabay ko. Okay. Nag-repaint nito kaibigan from Nueva Ecija pa, si Kulas Works baka sakali. Shoutout kay Kulas Works. Okay. First mod ko nung nakuha ko yung kotse, siguro suspension. Nagpalit ako ng coilovers, tapos nagpalit rin ako ng wheels and tires. So nakaano siya, NK na RPF 1, 17s. Tapos ayun, 225, 45, 17 tires. Tapos yung suspension ko, K-Sport na coilovers. First mod ko, mugs. Kasi, di ba, lahat naman siguro ng mga bata noon, parang pagka minags yung kotse niya, parang kumbaga, ang ganda na kagaling na. Oh. Tapos, childhood, so kasi yung C28, so wala pang budget. So, ang nag-ano ko sa tarota na okay, counterpart niya, Fighter 10. Tarota oh, Fighter 10. Post ko kasi siya, na-mod na po, second hand po. Okay. So, yung wala po akong pilit, parang maintenance na lang. Since nakuha mo siya na modded na, ano yung pinaka-nahiligan mo na mod? Yung tambucho talaga boss eh. Yung tambucho eh. Parang hinahabol ka ng aso eh. So sir, next question among sa mga mods na nakabit nyo. Ano sa tingin nyo yung tumatatak sa inyo? Favorite nyong mod? Siguro para sa akin yung seats. Yung seats kasi actually first time ko mag-try ng racing seats. Iba yung feel niya from stock. Parang pag cornering yung movement mo, hindi ka masyadong nagsaslide. Naka-bolster. Naka-bolster yung... Ano siya sir? Anong seat siya? Type R talaga? Type R na seats. From FD2R mismo. So medyo madugunan yan. Medyo madugunan. Favorite yung seats. Kasi na-accidente ako, yung RR ko na-accidente. So naka-bride seats na ako. So kumbaga savior ko na si bride seats. Naka-bucket na naka, ako. Ano ba yun? Naka-harness kayo? Oo, naka-takata na. Siguro yung yung seat ko. Legit siya na na Type R na seat. FD2R na seat. FD2R na seat. Okay. Pinaka kasi na mod sa mga pagkukotse talaga yung kumbaga yung napipil ng driver eh. So parang yun sa akin nung pagka driving dynamics. Parang talaga kumbaga parang racing feels na ano. Parang ganun. Nakayakap siya. Pina favorite ko yung Unichip kasi mas matulin eh. Okay, so, pampatulin eh. Dito ang dami niyong naka FD. For you, what makes you think that yung FD mo ay unique among sa iba? So dito lang actually. Ako lang yung naka Jace. So yung okay. Yung isa na Jace pero hindi pa siya complete na concept. Wala pa siyang wing, wala pa siya ng mga diffuser. Tsaka yun, dito kasi ako lang yung may grill na ganito. Sobrang hirap doon na mahanap nitong grill na to. Ano siya, OEM ba siya or ano? Yeah, from Japan pa siya. Okay. So yun, yung grill, siya yung nagpa-unique sa kanya out of all the other beautiful FDs here. Kulay, syempre. Okay, so tama. Hindi naman ako FD Black, so pero since na bago ma-build yung FD Black, kilala ko na yung sila, yung mga nag-build ng FD Black. So, naging part na ako. Hindi na ako naghanap ng iba pa. Sa kanila na ako sumahan. One of unique siguro yung yung bumper ko. Parang original na Type R kasi yan. Siguro siya yung medyo unique sa iba. Na, yung sa iba kasi parang yung H Racing. Yung narinig yan. Ganun. Okay. Yung sa akin, yung nakuha ko yung digital. FD2R din. Siguro yung kits. Kasi yung kits nito, aside from the front bumper, yung kits nito original from FD2R din. Yung sides and yung rear. Kaya if makita mo, medyo makapal kasi yung original from... Meron kasi yung mga aftermarket na nag-provide ng Type R kits, which is si HC Racing. Medyo mas manipis siya. And ito naman, ito hindi siya original na Type R, pero 1:1 copy. So, same siya. Ang pinagkaiba niya dun sa HC Racing is detachable. Ang dami mong pwedeng platform na piliin sa Civic. May EK, may EG, may FC. Bakit kayo bumagsak sa FD? Bumagsak ako sa FD kasi madali siyang formahan eh. Pwede kang mag Mugen 1,
Mugen 2RR, Type R. So yun, pwede ka magpalit-palit. Magiiba lahat ng itsura. Hindi naman kasi pare-parehas. Okay. Madali siyang i-setup. Kumbaga, tsaka 2006, di mo, kung titingnan mo, di parang hindi naman 2006 model na. Hindi siya naiiwan. Timeless. Madali siyang gusto ko dati EK. Kaso sirain daw, mahirap i-maintain. Kasi nga, sobrang tandaan eh, 96 model. 90s. So, ako, kumuha ng 2010 model. Although sirain siya, pero mas madali alagaan compared sa EK. In my opinion. For me, siguro yung looks and yung comfort ng FD. Kasi yung looks niya, for me, kaya niya pa rin sumabay sa mga current models ng kotse. Hindi siya naiiwan. Also, kahit yung interior niya, naka-digital na gauge, ganyan. Tapos, siguro yun, comfort, okay siyang dalhin kahit saan. Nag-try na rin ako ng mga 90s na car. Iba yung comfort ng ano. Well, kasi ano, semi-modern na rin. Yep, semi-modern na. Isi siya yung ano, boss eh. Parang pasok sa budget. Isi kahit luma, sabihin natin luma ng mga EK, mamahal pa rin. Mga 2M na rin inaabot doon eh. Matataas na yung engine spec. Opo, mataas na masyado. So, if bang for the buck, FD talaga. Hindi kompleto na. Kahit sabihin natin na 2008 siya, pero yung loob niya parang modern pa rin. Kasi hindi siya, kung tinagtabi mo sa mga modern cars, yung insurance sa labas, parang hindi siya nagkakalayo. Anong pwede namin abangan or susunod na mod dito sa build mo? Mod, ano ba, pwedeng mags tsaka yung wing. Baka magpalit na ako ng jades or sa mags, nakarota lang naman. Pero kasi parang chapsoy, naka-ano, ay tama, mugen naman. Tapos, anong code ng... RE30. Ah, RE30. Tapos, naka... Spoon. Spoon, di ba? Ang chapsoy na chapsoy. So, yun, ano lang naman ako, parang more on, parang anong gusto kong setup sa kotse. Reflection lang. Siguro, actually yung kulang ko na lang nito is interior and yung engine. So, siguro sa engine yun, medyo malaki-laking ipon yun. Pero at least nakakita, hindi ko. Kasi stock pa rin to eh. Oh. Lahat ng ano, stock engine. Ang gusto kong palitan yung bumper ulit eh. Hindi ako mapakali. Gusto kong palitan ulit eh. Ano lang boss, siguro yung ano, carbon wood tsaka yung upuan boss, which is syempre luma na yun, syempre yung leather na papunit na, yun lang boss, papalitan lang. Okay, so seats tsaka. Apa. So yun guys, so thank you kay sir sa pag-feature ng kanyang Civic. Thank you Papa Ed sa pag-feature. Thank you. Salamat po. Thank you tayo kay Sir Pao sa pag-feature ng kanyang build. Thank you. So thank you sir sa pagpayag sa amin ask about your car. Thank you. Sir Care. Sir, si Andre nga pala. So representing FD Block Philippines. Thank you.